Hello guys, welcome back to our new topic tutorial. Okay, this tutorial is more on HTML or creating a web page. So our topic is introduction to HTML. What is HTML? HTML stands for Hypertext Markup Language. It is standard markup language used to create web page. HTML defines the structure and content of a web page. It uses tags to tell the browser how to display the content. So, gustong sabihin, HTML is used sa paggawa ng mga web page. So, mayroon tayong tinatawag na mga tags para malaman natin or maibigay sa interpreter ng computer kung paano i-display yung gusto nating i-display sa web page. So ito ay mabilis lang gawin gamit ang mga HTML tags. Okay. How to learn HTML? So HTML is relatively easy to learn. Easy language to learn. So, gusto mong sabihin, napakadali lang siyang aralin. So, hindi siya kagaya ng ibang mga programming language like C, C Sharp, or C++, or Java, that it's medyo mahirap siyang gawin, no? Pero itong HTML is napakadali kasi gumagamit lang tayo dito ng mga tags at hindi masyadong lumalabas ang error dito or hindi masyadong halos walang mga error dito kasi i-display niya lang yung mga gusto mong i-display sa web page. Okay. So now we are going to check all the HTML structure. Ito yung basic structure ng HTML. So, pwede natin ditong gamitin na editor is yung Notepad. Mayroon din tayong tinatawag na Notepad++. Okay? So, sa ngayon, ang gagamitin ko is Notepad. So, ito yung mga structure ng HTML. Mayroon tayong HTML. Okay? Mayroon din tayong close. Kung makikita mo, okay, kung makikita nyo, is partner-partner siya. Kung mayroon siyang HTML dito, kailangan may close siya. Mayroon tayong head, kailangan may close siya. Mayroon tayong body, kailangan may close siya. Paano masasabi na open? Open is ganito. Ang close, mayroon tayong nilalagay na slash. So, ito, sa loob ng body, ito yung mga content na gusto mong ilagay sa web page mo or sa page mo. Okay. Ngayon, ito yung mga there are some important HTML tags na kailangan nyong malaman. Ano yung mga tags na to? Mayroong H1 to H6. Gusto mong sabihin, ito yung mga different sizes ng mga heading. Heading, gusto mong sabihin headings, it means H. H1 to 6. Pag H1, it means malaki. Pag H6, paliit. So, gusto mong sabihin, pag H1, palaki yan. Oto, itatry natin yan mamaya para maintindihan nyo kung paano siya gamitin. Pag P naman is paragraph. So, gusto mong sabihin, pag gagawa ka ng mga paragraph or mahabang wording or paragraph, so, lalagyan mo ng P. Okay. So, papakita ko naman kung paano siya gamitin. Ito naman yung IMG kung paano ka maglagay ng picture. For example, mayroon tayong image or mayroon kang image na gustong ilabas or i-display sa webpage, gagamitan mo siya ng IMG. Ito yung tag para mailabas mo yung picture mo dun sa okay. Next is itong letter A. Gustong sabihin ng A is yung links. Gustong sabihin, kung makikita nyo sa mga webpage, mayroon tayong mga links. Gustong sabihin, yung links is mga
URL. Gusto mong sabihin, pag click mo yon, didirekta ka or i-redirect ka doon sa ibang website. So, ipapakita ko niyan kung paano gamitin. Okay. BR, it means break line. So, gusto mong sabihin, parang next line. Okay, next line. At marami pang HTML tags. Pero ito yung pinaka-importante na malaman mo para makapaggawa ka ng mga basic structure ng HTML. So ngayon, para maintindihan nyo masyado or mas maunawaan nyo pa ng maigi, gagawa tayo ng HTML code. So ang ginamit ko dito is Notepad. So pag gagawa ka ng HTML, kailangan ganito, HTML, then i-close mo na. Okay? I-close mo na yung HTML. Pag na-close mo na yan, gawa ka na naman ng head. Kailangan i-close mo na rin yung head. Yan. Tapos, kailangan gawa ka na rin ng body. Ito yung structure ng HTML. Gusto mong sabihin, lagi nang ganito yan. Okay? Lagi na siyang ganito. So, mayroon tayong head, mayroon tayong body, mayroon tayong head. Yan. Head, body, then itong HTML. So, laging nakakulong siya or nakaloob siya dito sa loob ng HTML. Itong head naman, ang nakaloob dito is yung title. Yan ito. Tapos, close mo na rin yung title. So, tandaan, pag nagko-close, kailangan may slash yan. So, pag nagko-coding kayo, kailangan halos walang space yan para magandang basahin. So, lagay ko dito is, welcome, my first web page. Yan. Ito yung title ng page mo. Ngayon, sa body naman, ito yung dito inilalagay yung mga content. So, kung anong gusto mong ilagay. So, for example, gamitin natin yung pinakita ko dito. Gamitin natin yung H1 to 6. So, pag sinabing H1 to 6, gawa tayo ng H1. Lagay natin dito yung pangalan ko. Okay? This is my name. Then, H1. So, laging may close, no? Basta naglagay ka ng isang tags, kailangan may close siya. Halimbawa, nag HTML ka, may close kang HTML. Pag may head ka, kailangan may close ka ng head. May title ka, kailangan may close ka ng title. So, lagi nyo nang ilalagay dyan sa gitna yung mga gusto nyo ilagay. Halimbawa, ganito, gamitin natin yung H2. Then, pangalan ulit natin. Okay. Then, slash H2. So, i-copy paste ko na lang yan hanggang H6. 3, 4, 5, 6. Okay. Pilitin ko to dito ng 3, 4, 5, and 6. Para makita natin kung ano ang mga difference niya sa iba't ibang number na to. Ano ang pagkakaiba nila sa H1 at sa H2 at sa H3 hanggang H6. Okay? So, ngayon, itry natin tong paano ito pagganahin. So, di ba, nagsulat tayo sa Notepad, paano mo makikita sa browser yung ginawa mo? So, first, una, ipa-file, save as mo. Magsisave ka ng file. Lagay natin dito sa HTML tutorial. Ito, lagay ko my first webpage .html. Tandaan nyo, lagi nyong lalagyan ng .html para makonvert siya sa browser. Or doon sa, para pag inopen mo siya, sa browser siya ilalabas. Okay. Kasi kung text yan, Notepad ang lalabas niyan. Ito ang makikita nyo. Pero pag .html, automatic magiging browser siya or web page. Okay. Save. Then, punta na ako dito sa HTML tutorial. Makikita nyo, Internet Explorer siya. Pwede mo siyang palitan kung gusto mong i-run yan sa Google. So, pwede mong palitan dito, change dito sa Google. Yan. Para automatic, isin ko na to, para ito is
automatic, pag inopen mo siya, mag-o-open siya sa Google Chrome. Ayan. Kung makikita nyo to, mayroon tayong Jaypee, ito yung H1. Kung makikita nyo yung code nyo, ito yun. Ayan. Ito yung H1, malaki. Yung H2, H3, H4, H5, H6. So, ngayon, na-determine nyo na or nakita nyo na yung pagkakaiba nung iba't ibang tags. Ito pala may mali dito. So, pag sinig ko ito, then refresh. Ganyan. Okay. So, kung nakita nyo, kahit may mali ako dito, gumana pa rin yung HTML code o yung HTML output, no? Okay, so I hope na intindihan nyo itong paggamit ng tags na H1. Ngayon, ito naman tayo dito sa ibang pinakita dito. Paragraphs. P. Pag paragraph naman, lagay natin dito. For example, gagawa ka ng paragraph, lalagayin mo lang ng P. Then, syempre, i-close mo na yung T. Yan. Dito ka maglalagay. Ganito. Ganyan. Hello, guys. Welcome to HTML tutorial. Please share and like this video. Yan. Ngayon, the name of our YouTube channel is Boss JP. Yan. Then, isave na natin. Pag sinave mo to at tiningnan mo to, i-refresh mo lang, automatic, andito na yung isinulat mo. Hello guys, welcome to HTML tutorial. Please share and like this video. The name of our YouTube channel is BossJP. Kung ano yung nilagay mo dito, yun din yung lalabas doon. Kaya lang, kung makikita nyo, itong nilagay ko dito is mayroon siyang, ito is nasa next line na siya. Okay, nasa next line na siya. Kung makikita mo dito sa output is, dire-diretso lang siya. Dapat itong the name of our channel is nandito na sa baba. Paano gawin yun? Dito mo gagamitin ang tinatawag na BR. Okay. Gusto mong sabihin, break line or next line. Save ko to. Save mo lang yan. Then refresh. O, kung makikita nyo, nasa baba niya. Andito na siya sa yung BR. Ito yon. Okay. Yung BR, is wala na siyang close. Kasi hindi naman siya lalagyan ng laman sa loob. Ang gagawin mo lang is pag tinype mo yon, automatic, magiging next line. So, parang ito. Pagpasa ka ng ganito, then nilagyan mo ngayon, ito na yan. Next line. Okay. Next is, okay na tayo dito sa paragraph. Okay na rin tayo dito. Mayroon din tayong A. Okay, sa A naman, ganito. Halimbawa, ang gusto ko sa A, is ilabas yung YouTube channel natin. Okay, ilagay ko dito A href is equal to yan. Then, close natin yung A. Ilagay natin dito Boss JP YouTube channel. Gustong sabihin, pag clinic ko to, magiging link to eh. Pero ito yung ilalabas niya. So, kunin natin yung YouTube channel natin. Ng Boss JP. Yan. Ito siya. So, i-ano ko to. Okay. I-copy ko lang to. Then, i-paste ko dito. Yan. So, sabihin, isave ko muna siya para makita nyo dito sa
browser. Okay, kung makikita nyo yung browser, wala pa dyan. Pag nirefresh ko, ayan siya. Naging siyang link. Pwede mo siyang i-click. Kung nakikita nyo, na-i-click siya. Okay? Na-i-click siya. So, ito yung code niya. Yung code niya is ito. A, href, okay? I-reference niya yung itong website. Kahit anong ilagay nyo dyan, www.google.com, www.youtube.com, www.facebook.com, pwede yan dyan. Ito. Oh. Then, ito yung lalabas dun sa browser, ito yung lalabas dun sa page nyo na magiging clickable. Kaya, kung makikita nyo, clickable siya. So, lagay naman natin ng iba pang ano. Ito dito is another code. Letter A, href. Ilagay naman natin dito is yung, i-close ko muna. Okay, ilagay ko naman dito yung boss Jaypee Facebook page. Yan. So, may Facebook page tayo. Kunin natin yung Facebook natin. Facebook. Tapos, kailangan makuha nyo yung link. So, medyo mabagal yung ano natin dito. Lagay na lang natin dito is ito, kunin natin yung medyo mabagal lang yung internet. So, okay. So, medyo mabagal siya. So, lagay ko na lang dito is www.facebook.com. Yan. So, sabihin, ito yung magiging link mo, yung clickable, yan na yung lalabas sa browser. Then, ito naman yung magiging output niya. So, i-redirect ka dun sa Facebook. So, click mo yan, save, then, close na natin. Ito, refresh. Yan. Makikita nyo, magkadugtong siya. So, gusto ko nasa baba yung isa. Lalagyan mo lang dito ng BR. O, pwede dito. O, B. BR. O, so, gusto kong sabihin, ito muna. Then, sa baba, ito naman. Save. Then, refresh. Yan. Pag-click ko to, automatic, pupunta ka dun sa YouTube. Dito sa YouTube ko. Okay. Ngayon naman, ito pag-click mo, pupunta ka sa Facebook. Kailangan kunin ko yung Facebook ano ko, account. Ito yung Facebook account ko. Ilagay ko to. Copy. Paste ko lang dito. Yan. Yan na yan. Paste. Save. And then, refresh. Pag-click ko to, automatic, mapupunta siya doon sa Facebook. Ayan. Ayan. Pag black back ko, pag-click ko to, ayan. Mapupunta na naman siya sa YouTube. So, ganun lang yung tutorial natin. Okay? So, napakadali siya. So, sana naintindihan nyo. At sa mga susunod na mga tutorial is marami pa tayong idadagdag. Okay, sa ngayon, ito lang muna. Okay, this is our introduction to HTML. Okay, thank you.